nakausap pa lang namin ni Chairman Danny Lim, no? Gusto talaga namin para ang sitwasyon natin ng SELDED ganito. Andiyan na po ang commitment ng mga bus companies. Pumasok na for the LRT2 ha para matulungan. Kanya lang puno naman ang kalsada ng private vehicles. Correct. No, ang sinasabi ko ngayon, no, there should be somebody amongst us, no, on the stakeholders, everybody just have to do its share. Somebody has to bite the bullet and nakikita ko po rito talaga ang private vehicles. No? Opo, okay. Kaya sinasabi namin sana, ito pag-usapan pa namin, over and above certain the numbers code, ano, itong 1, 2, 3, 4, kung saan po ilalagay natin ang bus to drastically bring the number down of the private vehicles, ipapasok natin, walang ibang logical so far, ano, ginawa natin itong add and even, doon lang po certain sa specific route kung saan andoon si bus. Kasi hindi rin certain kikilos, DJ Chacha, hindi rin kikilos si bus pag puno rin ang kalsada ng sasakyan. Opo. Sige po sir. So, solutions, baby girl Chacha, number one is to appoint a traffic czar. Tama po yan. That's central one. Central figure. Andoon na tayo. Tapos opo, na po. Opo, okay. And then kanin nyo, talaga pong itong pag-isipan mabuti ang plano ho to limit the private vehicles on the road. That is 70% certain. Okay, that so, is given po. Sir, kung kayo po'y magpapatupad ng mas pinalawak na number coding or color coding o ano man pong tawag doon, yung pong fear, danger, and the possibility of car owners buying more cars. Hindi, pag magkakaroon tayo ng moratorium. Sir Ted, magkakaroon tayo. Paano pong moratorium? Ito muna, Sir Ted, kaya nga kailangan talaga natin, everybody has to be on board, ano? Mm-hmm. That economic implication. Kasi iniintay natin, kagaya for example sa SLEX. Ang SLEX po, iniintay natin ngayon yung completion ng infrastructure. Kasi pag sinabi natin na infra, long term po ito, Sir Ted. Opo, yes sir. Alam mo yan, ano? Ang short term muna natin ngayon, we just have to utilize all everything that we have right now. Ang bus, wala tayong idadagdag. Sinasabi natin si bus, ang diferensya lang po sa atin ngayon, si bus magiging information technology na po siya. No? Centralized, synchronized dispatching po siya. Mm-hmm. Yun ang gusto natin ngayon. Ibig sabihin, ikilos na kikilos si bus, pero time and motion ang study. Ngayon, kung halimbawa, matagal pa naman po si train, kung makikita ninyo. Ang solusyon talaga si train, dalawang po problema kay train, ano? Sinabi na po natin ito. Hindi lang po sa rolling stock, yung mga trains. Ang track po natin mismo, ang railway track niya, may diferensya rin, no? Sa tatlong concessionaires, tatlong system natin ngayon, isa lang po na railway track ang napaangat na ang speed. Ang LRT1 lang. Itong hawak ngayon ng private concessionaire. Opo. Ang nangyari po ng private concessionaire na yan, sinabi po rin sa committee hearing, nung pumasok po sila, ang numero ay napakababa, 50% of the rolling stocks lang ang tumatakbo. Ngayon, napangat na nila ang almost 100%. Alright. Sinasabi nila dati na ang itong railway track natin, ang speed dati na sa 35, ngayon napangat na na ng 60 kilometers an hour. Okay sir, sige po. So, Congressman, to make it, to abbreviate the proceedings, ika nga po, no, the discussion. Alright, solution sir, number one is, meron ho tayong i-appoint na traffic czar, or in charge dyan. Okay, and then kaninyo, ito pong sa bus synchronized system po ng dispatching. Tama po yan. How do you address that problem po of so many vehicles, private vehicles on the road? Ayun na. Dito na tayo, Sir Ted. We just have to bite the bullet and the most effective way for me. As of the moment, hindi po sa lahat ng thoroughfares po, Sir Ted. Huwag hindi din, no? Andiyan pa rin po ang numbers code. Over and above sa numbers code, pipilitin natin muna, ipapasok natin ang add even. Kasi bibigyan natin ng area po ang mass transportation system. All pero right. Bukas pa rin sila sa ibang thoroughfares pero not on the areas where example, the bus will be filled. Example is EDSA. Sa EDSA example. EDSA, yes. Tama po yan. So, okay. So, assuming po no, that you cannot use your car twice a week sa weekdays, ano po. Assuming lang.
Yung nga po, ano ang pananggalang na hindi bibili si Chacha ng karagdagang kotse at pipili ho ng ending na number niya? Magkakaroon tayo ng moratorium. Plus, makikita siguro nta. This is the most important thing, sir, that and this is where I need your help. We just have to convince the people with the efficiency this time of another backup mass transportation system. Nakikita ko si bus pa rin eh. Over and above ng train, nakikita niya magagandang bus na andyan sa tumatakbo, mas mabilis lang pong ang selling point natin rito, sir Ted, ed sa 24 kilometers. Pag kayo tumakbo ng 40 kilometro dyan, no, dedicated lane yung bus, galing Monumento to Pasay, pag andun kayo sa end destination nyo, yan ang mass transport po, no? Bringing the people, moving the people. Pag nalipat natin yung people, ang sacrifice yun yung 4 na oras pag napababa po niyan, kahit 1 hour and a half. Wari ko kakagat, lilipat siguro temporarily. Kasi ganun naman sana sa buong bansa, sir. Today, yun naman talagang yes, practice. Yes, sir. Yes, sir. I truly, sincerely understand that. Sige po, sir. So, kailan po kaya i-formalize lahat ng announcement na ito para po sa implementasyon? Because that's what we need. But again, sir, ano ho, ha? Opo, sir Congressman, ang akin po lamang ho dito ano ho, no, na sa gitna ng lahat ng planong-planong ito, importante ho talaga yung implementasyon. Doon lang ho nagkakataloy. So, kailan po lahat ito i-formalize and then when do we intend to implement all of this? Sa totoo lang, sir Ted, malapit na po. I'm hoping that in the next few weeks, pero dito po sa ito po sa Cubao, Santolan, kung po pwede nga gawin namin bukas, pati rito po sa SLEX, kung po pwede the soonest time, no, dapat gawin. Kasi ulitin natin, kahit gaano po kadami at kaganda ng plano, pag puno po ang kalsada ng sasakyan, hindi po magiging epektibo po ito.